Ayan, sa afternoon. Tutor March, no? Tara na. Tara na, sakay na po kayo. At ngayon na naman po ay nandito na naman po kami ni Tutor Zara upang bigyan po kayo ng mga ideas, mga topic na kailangan po nating i-discuss sa basic calculus. At tayo po ay nasa ika-anim na linggo na ng ikatlong quarter. At syempre, 4:40 na, no? At saktong-saktong oras natin, 4:40, ang galing ng ating director, 4:40 to 5:20 po every Friday. Live na live po tayo sa ating DepEd Ito Live Facebook page at DepEd Ito Live YouTube channel. At syempre ay nakashare sa iba't ibang Facebook groups, lalong-lalo na sa Tutor Erwin na Facebook page. Ayan, di ba Tutor Zara? So follow-follow na, class. Di ba? So naka-share yan sa aming mga page at aming mga account. So share-share na rin, di ba? Para maikalat natin ang mabuting balita. Yes. Ayan, at syempre, ayan ay tayo ay magsa-shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay mula sa San Lorenzo Ruiz Senior High School. Unang una, no? Kay si Bianca Pabellona. Ayan. At ang kanyang teacher, si Engineer Princess Vinarao. So, hello din sa mga taga Jones Rural School ng SDO Isabela na nandyan. Nandyan na rin ang mga taga Eusebio High School, si Akisha Fio, at ang taga Buting Senior High School. Mga estudyante ko yan, nandyan na silang nanonood sa atin. At may mga schools pa na isa-shoutout natin maya-maya kapag nakita natin ang kanilang mga comments. Ayan. At nandito rin na ang mga taga Rizal High School, kaya i-shoutout natin ang kanilang magandang guro na si Ma'am Emma Gonzalo. Hello, shoutout kay Ma'am Emma. Ayan, meron din tayong mga taga Yung Strand do na nag-comment dito. Kaya hello sa mga ibang strand, open po ang basic calculus sa iba't ibang strands, hindi lang po sa STEM. Ayan, kaya para sa dagdag kaalaman ninyo sa basic calculus. Lalo na ngayon, no? Tutungo tayo sa basic derivatives, no? Or differential calculus. Ayan, bibigyan tayo ng idea ni Tutor Zara kung ano ba ang meron sa differential calculus. Basic lang naman, kaya easy-easy lang tayo dito. Ayan, so, Tutor Erwin, bago tayo magsimula, syempre, papasuan muna natin ang ating stream. Okay, tingnan natin kung gaano sila kahanda makinig sa araw na ito. Ayan, sige. At bilang wish, your wish is our command. Kaya ipusuan na daw po ang ating group, ang tawag dito, Facebook comments or YouTube comments. Ayan. Kung saan man kayo nanonood. Ayan, at pusuan para ibig lang po sabihin ito para tayo ay ready na. At kayo ay nandiyan at nanonood at willing na willing talagang matuto. Lalong-lalo na sabay natin, no, ang ating curriculum dito sa Itulay ay sabay na sabay sa dinidiscuss sa mga eskwelahan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ayan. Kaya ito ay dagdag na modality, no, pwede nilang gamitin ng ating mga guro sa basic calculus itong mga ginagawa natin sa Itulay, para at least may mga options ang ating mga students. Hindi naman natin, no, ito ay karagdagan sa mga options ng ating mga students as well as our teachers. Ayan. Yes po. Okay, so let's start now. Ayan, pakishare po ang ating stream. Ayan, para mas malawak ang maabot ng ating programa. Okay, correct. So, kung kayo ay natutuwa, sana natutuwa kayo. I-share nyo na ang ating live stream. Ayan, live na live tayo at masayang-masaya tayo dahil malapit ang matapos, no? At nasa week 6 na tayo at dalawang weeks na lang ay tapos na ang ating third quarter. Ay tungo na tayo sa fourth quarter. At Tutor Zara, maraming excited, no? Kasi lumuluwag na ang restrictions at baka ang ating graduation ay ano na, no? Ay excited ka na ba sa face-to-face graduation? Siguro kasi nagda-diet na ako eh. Charot. Siguro medyo excited ako ganyan kasi nagda-diet na ako. At marami tayong mga students ngayon na nasa face-to-face classes na mga limited face-to-face. Kaya ayan, pwede nilang ipanood dito, no? At ang ating mga
kahit hindi yung live session, kasi pwede naman mag-team replay o kaya ay ito ay recorded sa Facebook at YouTube, pwede nilang ipanood sa ating mga students, mga friends nila na nahihirapan sa basic calculus, pwede nila itong ipanood, no? Or kontakin man tayo at sa ating magtanong, okay lang, no? Tayo naman ay willing na willing sumagot sa mga queries ng ating mga mag-aaral. Sige, sana natin. Start na tayo. So our lesson for today is illustrating the tangent line to the graph of a function at a point and applying the definition of the derivative of a function. Okay. So, syempre, bago tayo simula, alamin muna natin kung ano-ano yung mga objectives natin for today's lesson. Okay, so our first objective, illustrate the tangent line to the graph of a function at a given point. Second, we have define the derivative of a function. And third, apply the definition of the derivative of a function. Okay. So, bago yan, syempre, let's have a recap, no? Papatype natin kung ano ang mga, okay, ano yung mga sagot nyo for our last, ano yung additional activity natin last week, no? So, i-type na po, type number 1, 2, 3, and then your answer sa chat box, okay, para malaman ko kung ano yung mga sagot niyo for our additional activity, no, yung last time. So para mamaya mag-check tayo kung ano, kung ilan ba ang nakuha niyo. Okay, ready na ba? Okay, so I'll give you 30 seconds to type your answer for our additional activity last week. Okay, so mamaya ibibigay ko sa inyo yung sagot. Okay, pero ibigay nyo muna sa akin ano yung mga sagot nyo. 1, 2, 3. Yan. So, ang unang nag-comment, si Akisha, sabi niya, number 1 is infinite, number 2 is removable, and number 3 is jump. Okay, so let's see, no? Tingnan pa natin, no? Yung ibang mga student, tingnan natin kung ano yung kanilang mga sagot. Yan. So, tingnan natin, no? Check natin. Okay. So, sabi ni William, okay, they have the same answer. Okay, Riza as well. Okay, so, type niyo lang inyong mga sagot dyan. Okay, thank you. So, ayan. Okay, so mukhang nakuha ng ating mga estudyante ang tatlong tamang sagot. Because ayan po ang ating tamang sagot. Okay? Comment sa ating chat box kung ano ang score natin, okay? For our last week additional activity, okay? Para makita naman namin kung lahat ba ay nakakuha ng tamang sagot. Ayan. So, tingnan natin. Type na po ang inyong mga score sa ating chat box. Okay? Thank you po sa inyong mga sagot. Ayan, si Akisha ay 3, si Jedel 3. Mukhang nga ito yung mga suki natin, yung mga San Lorenzo ito. No? Yes. Mga 3. And actually, ayan na, yung iba kasi nata-traffic talaga yung kanilang mga comments. No? Ngayon pala nga, pumapasok yung mga sagot nila. Pero nakakatuwa, Tutor Zara, no? Na maraming nagre-respond sa ating mga panawagan na gawin ang kanilang assignment. No? Yes. Kahit, correct. Ibig sabihin, ito lang ay tanda na interesado talaga. Kasi hindi naman ito graded, eh, no? Na nakikipag-bonding sila sa kanilang family. Correct. with their additional activity. At saka knowing na hindi to graded, pero still, yes, they find the time so, pa rin. So much appreciated. Correct. At Tutor Zara, yung sa Yums, di ba sinabi natin may Yums tayong nanonood, nag-comment kasi. No? Meron pala silang mga yung mag-teacher sa college nila, mag-education. Yes, no? Yan. So, malaking kasi tulong baka, po. Baka, kahit wala, gusto na lang mag-math major, diba? Correct. No? Pwede pala, no? Yung mga gas din. At yung mga ibang strand, kasi po pwede silang sa college nila ay meron talaga pa ring math, no? At so, malaking pwede tulong. Pwede rin nilang choose as elective. Correct. As an elective, yeah. Okay, so ano yung nakikita nyo? Sa A at B. A and B. Oh, comment A and B. Ano ang tawag sa mga lines niya? Pero Tutor Zara, yung A, mukhang hindi mo lang nadikit. Pero nakadikit yan, no, sa bilog.
Nakadikit. Nakadikit siya. Kasi may magnifying glass ako dito eh. Oo nga eh. Nakita ko nga ngayon eh. Ayan. So si Jadil, sabi niya, A tangent, B secant. Oh yes, tayo na mag-interpret. Tayo na mag-complete statement. Siguro ang ibig niya sabihin, yung yellow line natin ay yung letter A is tangent. No? So A is tangent, B is secant. Let's see. Ayan na. Tutor Zara, i-shout out ko lang kasi kako-comment lang ng mga taga San Mariano National High School, taga Isabela din. Ang teacher nila ay si Ma'am Alona May Agkawili. Every Friday. Thank you po. So, yan. So, ang ating first line ay tangent line. Okay, so, diba? By definition of tangent, no? So, yun yung line na nag-intersect at a point in a circle. In the circle. On the circle pala, sorry. Yan. So, okay, dumaan siya isa beses lang sa circle. Pero yung secant, okay, two points sa curve. Dumaan siya. Okay, so that's secant. Okay, so definition, a line that intersects the curve at two points. Ayan po, secant line. A secant line to y is equal to f of x through p is any line connecting p and another point q on the curve. Okay, so ganyan po yung itsura na kahit secant line. Okay? Eto the tangent line naman, okay, yung eto on, nandito sa kaliwang part. The tangent line of a function is defined by its slope and the point of tangency. Okay? Kasi, tutor Erwin Love, what if kung ang curve natin, hindi niya siya line? Okay? So, paano natin makukuha yung slope nun, di ba? Kasi, ang formula lang natin for slope ay yung y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 for slope, no? That is for line. Okay? Paano kung hindi na siya line? So, hindi natin alam kung paano natin makukuha yung slope ng isang curve. Di ba? Yan. Okay? So, yan. Pag-aaralan natin siya mamaya. So the tangent line to y is equal to f of x at p is the limiting position of all the secant in line pq as q approaches p. Okay, yun. So habang parang lumalabas na si secant line doon sa papuntang tangent. So sabi nga approaches p. Okay. Parang ano, yung so the word is the limiting position of all secant in line. Correct. So parang yung Q dyan sa ating graph na nandyan, no? So yung Q at saka P, since may two points siya at kinonek natin, yes, this is called the secant line, no? Pero kung ilalapit natin yung Q sa P, parang imove natin yung Q in such a way that the distance between P and Q is decreasing hanggang sa papaliit ang papaliit ang distance ng P at Q. Kung titingnan natin, kung magkakaroon tayo ng iba't ibang graphs dyan, no, na nilalapit natin yung Q, makikita natin na yung secant line na to ay approaching into tangent line. Yes. Hanggang sa magpatong na ang ating secant and ating tangent. Yes. Approaching naman. So, not yes, necessarily nga mag-iisa. Yes. Wow, mapag-iisa. Mapag-iisa sila. Yung maka silang magpapatong lang. Ayan, mukha lang, pero approaching. Yes. Parang yung limit na definition natin ng limit, yung gets closer and closer. Yan. But not equal to. Correct. Okay? Yan. So, slope of secant line. Okay, so like what we have. Okay, yung katulad din ng mga ng slope natin before. So, there's a difference between the x-coordinate of P and Q denoted by delta X. So, yan yung tawag, yan yung pagkakabasa dun sa triangle, ha? Delta X. Ano pang ibig sabihin ng delta X? That is the difference between X sub 2 and X sub 1. Okay, ano yun? Yung mga x-coordinate ng ating P and Q. Okay, and that is the change in value. And that is called as the increment of X. Okay, yun po, no? Next. We have the tangent line to the graph of the function. Suppose the function f of x is continuous at x sub 1.
the tangent line to the graph of f of x at the point p x1 f of x1 f of x sub 1 excuse me is the line group E having slope m of x sub 1. Okay, so given, okay, paano kaya siya basahin? M of x sub 1 is equal to the limit of f x sub 1 plus delta x minus f of x sub 1 all over delta x as delta x approaches 0. Okay, but if this limit exists, okay, tandaan pa, if this limit exists. Okay, so andito sa ating left part ang kanyang graph. Okay, so let's start. Find the equation of the tangent line to the parabola y is equal to x squared minus pi at the point negative 3, 4. So we're going to apply the definition we have, okay, no, a while ago, no? So on how we get, okay, the slope, okay, at x sub 1, of x sub 1. Okay, so now we have the slope of x sub 1. Okay, that is equal to the limit. Okay, so we have the formula this. Okay, so f of x sub 1 plus delta x minus f of x sub 1 all over delta x as delta x approaches 0. Okay, so anong susunod natin? So ano ba yung x sub 1 natin? So ang ating x sub 1 is negative 3. Okay, yan. So makikita natin yung negative 3 dito. Sa lahat ng x sub 1 na nakikita nyo dyan, papalitan natin siya ng negative 3. Okay, start here. So yung x sub 1 natin, so m of negative 3. Okay, yan. So yung slope. Okay, kapag x equals negative 3. And then we have here negative 3 as well, x sub 1. Then dito din x sub 1 siya, so papalitan din natin siya ng negative 3. So We're going to look for f of negative 3. Okay? So para makompleto na natin lahat ng given na ipapasok natin sa ating limit. Okay? Then, what's next? Okay, so we have f of negative 3. Okay, so this is the solution from the previous slide. Okay, so f of negative 3 is equal to 4. How did we get this? Okay, so we get this, okay, by substituting negative 3, okay, to our function. Okay, so negative 3 is squared, or quantity negative 3 is squared minus 5. So that is, okay, negative 3 squared is 9 minus 5. That gives us 4. Okay, ito yun. No? Or ito yun. Okay, yan, nandito yun sa ating point. Okay, yan. Next. So M, okay, of negative 3 or m sub negative 3. Okay, yan. So, pinalitan na natin. No? So, sabi dito, f of negative 3 plus delta x. So, ibig sabihin, tingin tayo sa ating f of x. Ito yung ating f of x, diba? So, ang ating f of x ay x squared minus 5. So, since we are looking for f of negative 3 plus delta x, yung x natin, papalitan natin siya ng negative 3 plus delta x. Okay? So, anong mangyayari? Yung x squared natin magiging negative 3 plus delta x is squared. Okay? Then, minus 5. Kokopyahin lang natin itong minus 5. Lagay natin siya minus 5 dito. Okay? Then, f of negative 3 minus f of negative 3. So, that is minus 4. Okay? Since f of negative 3 is positive 4. So, minus 4 siya. Okay, then we're going to simplify this, okay, algebraically. Okay, so anong ating gagawin? So pwedeng square of binomial, pwedeng FOIL method, okay, to simplify the given, okay, doon sa negative 3 plus delta x, okay? So negative 3 times negative 3 is positive 9. Negative 3 times delta x times 2, okay, that is negative 6 delta x plus delta x then squared. Okay, then minus 5, then minus 4. Simplify natin to. Now we have minus 9.
Okay na po. Yan. So, nasusundan po ba? Okay. So, ngayon, ilalagay ko siya doon sa ating susunod na slide. Okay. So, now, okay. So, balik natin, no? Yan. So, 9 minus 9, matatanggal yan dito. So, 9 minus 9. So, that gives us what? Ilan? 9 minus 9 is 0. Okay. So, pagdating natin doon sa susunod natin na slide, mayroon na lang tayong negative 6 delta s, 6 delta x plus delta x squared over delta x. Okay, so kung mapapansin nyo, may common factor tayo dyan, which is delta x. So delta x divided by delta x, that is 1, so negative 6 na lang siya. Diba? Delta x squared divided by delta x na lang. Okay, so ano mangyayari? Okay, so kukunin na natin yung limit since it's already simplified. Okay, so substitute natin yung delta x, okay, to 0. Okay, since it's a polynomial, okay, then we have now, okay, negative 6 plus 0. Okay, so kapag na-substitute na natin yung delta x as 0, matatanggal na yung limit dapat doon, ha? Yan, para hindi kayo ma-confuse. So, now we have negative 6. Okay? Supposedly, dapat meron pala tong parenthesis, ha? Kasi baka malito kayo. Okay? So, lagyan natin ng parenthesis. Okay? Yan. So, dapat may parenthesis po yun para hindi, baka kasi ang makuha lang na limit ay yung sa negative 6 lang. Okay? Yan. So, we now have negative 6 plus 0. Okay, so that gives us negative 6. Okay, slope pa lang po yun. Okay, yan. Again, Tutor Zara, slope pa lang. Pa-edit yung m of negative 3. Negative 2 kasi nakalagay. Quality, check. Okay. Assurance. Okay, so now we have L. Slope pa lang yun. Equals negative 6. So that is only our slope. Okay? So, ang hinahanap natin ay yung equation of the tangent line. So, now we have, for our given, we have the slope equals negative 6. Okay? So, syempre, gagamitin na natin yung point slope form since we are looking for equation of the tangent line. So, y minus y sub 1 is equal to m times the quantity x minus x sub 1. Okay? So, okay. So, isa-substitute na natin ang ating mga points, no? So, we have here y minus 4. Okay? So, dahil dito ang 4 ay y. Okay? And then m is negative 6. And then we have x minus negative 3. Okay? Yan. Then we have here y minus 4 is equal to negative 6 times the quantity of, okay, so minus minus siya. So, magiging plus. Okay pa? So, x plus 3. Therefore, we have now y minus 4 is equal to negative 6x minus 18. Okay, then simplify na lang natin siya. We can have it in standard form or in slope-intercept form or in, point-slope form, ayan, or in slope-intercept, okay, bahala. Okay, yan. Then, okay, so now, 6x plus y is equal to negative 18 plus 4. Then, simplify lang natin. So, pwede natin siyang i-write as 6x plus y equals negative 14 or y is equal to negative 6 minus 14. Ayan po. No, Tutor Erwin. So, tingnan natin kung naiintindihan po ang ating stream. Okay, paki-comment lang po down below sa ating comment section ang tangent. Okay, kung naiintindihan po ang ating lesson hanggang sa nakarating tayo sa ating final equation. Paki-comment po sa ating chat box ang word na tangent. Ayan, so tingnan natin. Okay, so ang galing ni March, nakuha niya. So, y is equal to negative 6x minus 14. Na-ihamol mo yun. Okay. So ang hinahanap natin diyan, Tutor Zara, no, yung tangent, since curve kasi siya, no, baka malito kasi, yes, sila, curve, tapos kinukuha natin ay tangent.
ina-apply lang natin yung definition ng limits na diniscuss natin ng mga previous Fridays sa pagkuha ng tangent nung still the tangent line yung intersect at exactly 1 point. Pero yung given point natin is negative 3, 4. At negative 3, 4, at nag-create tayo ng tangent line yes. doon sa y equals x squared minus 5. Magkinuha natin yung slope ng tangent line na yun. At negative 3, 4. Then we... Yes. we so parang merong pang curve no, na x squared minus 5. Tapos hahanapin yung si negative 3, 4. Kasi nandoon yes. yun. Create tayo ng tangent line doon. Yes. Yung slope noon at saka equation noon. Yun. Correct. Okay po. So, ito po ang kanyang graph. Okay, yes. So, this time po, dumikit talaga siya sa parabola. Oh, kasi gumamit ka na ng GeoGebra dyan. Ayan. Yes, Desmos actually. So, tingnan natin. Ano kaya ang magiging final equation nila? Ayan, sige. We need to find the... So, kung nakuha niyo na yung slope, no? Pwede niyo i-copy. No? Para yung iba sa slope na mag-start. Oh, yung may formula tayo ng ano, no? Pagkuha ng slope ng tangent line. Yun yung yes, kanina yes. na... yung from yung nakagisna natin na y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 yung pagkuha ng slope using 2 points given 2 points ay iginamit na natin yung limits kasi it involves curves na no so yung limit of yun yung magkakalimutan po no limit of f of x plus delta x minus f of x all over delta x as delta x approaches 0. So tayo mga math major, mga STEM majors dyan at yung mga math related course sa college, yun yung wag po natin kakalimutan kasi ang calculus dun po mag-uumpisa sa formula na yan, na limit. Kasi ang derivative na definition ay dyan din kukunin. So yan. Again, limit of f plus delta, f of x plus delta x minus f of x all over delta x as delta x approaches 0. And dagdag ko lang Tutor Zara no. Sa ibang libro hindi delta x ang ginamit. Ibang variable kasi may libro ko na ang ginamit ay h. Okay lang 'yon no. So depende sa book kasi na gamit. Ginamit lang natin yung delta x dito sa itulay kasi may definition tayo ng delta x. Ito yung change doon sa x values. So, tingnan natin na yan ang ating formula. Sige. Okay, sige. Siguro sasabayan na lang nila tayo, Tutor Irvin, no? Okay, so we're going to use our formula earlier. Okay, so now, ano yung ating x? So, ang ating x po ay positive 2 na now minus f of 2. Okay, ano yung f of 2 natin? Hindi kasi siya given. So, ngayon, kukunin natin siya. Okay? So, f of 2, we will just substitute. Okay, the 2 from our f of x. Okay, so now we have 3 times 182 squared minus 11. So, that gives us 3 times 4 minus 11. And that is equal to 1. Okay, tandaan po yung value ng f of 2, ha? Ang ating f of 2 ay positive 1. Okay, yan. So again, lahat po ng x sub 1, papalitan natin ng 2. Okay. Gaya nga na sinabi ni Tutor Irwin, sa ibang book, h ang gamit. Sa iba, hindi natin alam. Yeah. So, may mga, iba sa iba, x sub 0, depende pa rin sa books. Okay. But at least, alam niyo yung concept. Okay. So, the x was The change of the values of x kasi kaya natin kinukuha yung ano yung delta x as the change of the values of x yung difference ng dalawa kasi nga di ba inilalapit natin yung x distance so delta x ay lumiliit ng lumiliit meaning yung distance nila paliit ng paliit kasi nga nilalapit natin
So habang nilalapit natin ang nilalapit, nagiging tangent line yung secant line. That's the idea of that. Okay, so yan, let's proceed. So again, so 2 plus delta x, ipapalit natin siya doon sa x. Okay, so we have 3. Talaga bang kailangan palitan ng x? Plus delta x. Okay. Squared. Parang nawawala ka. Minus 11, minus 1. Ayan. So, yan natin. Expand. Okay, so now we have 4 plus 4 delta x plus delta x squared. Okay, then multiply natin siya sa 3. Okay, then minus 11 tsaka minus 1. Simplify natin siya. Okay, that gives us... Okay. Ayan, Tutor Zara, no? Mukhang marami kasi ito, baka malito sila. Gumagamit lang tayo ng mga algebraic properties na natutunan nila nung junior high at saka elementary, no? Oh, squaring of binomial. Yeah. Correct. Yung mga pag-simplify ng mga expressions. Yun yung babalikan po natin dyan. Ang target lang naman natin, no, Tutor Zara, yung delta x na denominator ay mawala. That's our target. Kailangan mawala siya. Correct. Kasi delta x mag-over zero. Mag-over zero siya. So, ito yun ang kailangan natin tanggalin. Okay, yan. So, multiply lang natin yung 3 doon sa loob. So, that gives us 12 plus 12 delta x plus 3 delta x squared minus 12 all over delta x. Yan. Then, we have this. Simplify natin. So, 12 minus 12. Kaya, naging, ito na lang natira. Okay. Then, common factor nila is delta x. Yan. So, labas natin yung common factor na delta x. Okay. Para makancel delta x sa ilalim. Diba? So, now, we have 12 plus 3 delta x na lang. Okay. Then, substitute natin delta x equals 0. So, we have... Okay, slope equals 12. Okay, again, nasa slope pa lang po tayo. Okay, then, to get the equation of the line. Okay, pero kung slope lang yung hihingi, tapos na, 12. Oh, tapos na siya. But we are looking for the equation of the line tangent to the graph of f of x equals vx squared minus 11. Okay, so, ganun pa rin. Point slope 4 pa rin. Hindi natin ang slope na 12 at ang ating f of 2 equals 1. Or y is equal to 1. Okay, now we have y minus 1 is equal to 12 times the quantity x minus 2. Okay, so distribute lang natin, simplify. So we have y is equal to 12x minus 23 or pwede i-rewrite siya as 12x minus y equals 23. Okay, yan. So ihabot natin ang derivatives. Pero bago yan, pakusuan mo muna natin ng stream. Okay, kung nakapaka kayo ng parehong sagot, okay, na-arrive natin. Or kahit sa slope lang, at least nakaabot tayo sa slope, diba? Achievement na yun. At saka, diba? Tutor Zara, no, kasi limited lang ang time natin. Yes. Dadagdagan naman ng teachers nila ng basic calculus, yung mga examples. Yes. So at least na-introduce natin yung idea ng pagkuha ng slope and equation of the tangent line. Kasi dyan mag-uumpisa ang discussion natin ng differential calculus. Basic differential calculus. Okay, so kung ready na sila, pumunta ng derivative. Ayan, nakikita ko na ang kanilang mga puso. Okay, so ito ang ating graph. Okay, for 3x squared minus 11. And ang kanyang tangent line na 12x minus y equals negative 3. Okay, so now, let us go to derivatives. The type of the limit. Okay, so kung ano yung formula natin kanina, the limit of f of x plus delta x, okay, minus f of x, over delta x as delta x approaches 0, which is used in defining the slope of the tangent line, can also be interpreted as the instantaneous change of function f with respect to x. So, gaya nga na sinabi namin ni Tutor Erwin, yung tawag dito, yung limiting, okay, yun, nung kanina na ating second line, siya si tangent line sa pag- explain namin kanina. So, ganun siya, no? So, nakikita nyo, no? Napapalapit siya ng papalapit. So, ito yung tinatawag natin. Instantaneous change of function f with respect to x. So, specifically, this is called the derivative of a function f of x. So, malalaman natin yan. So, makikita niya sa mga real-life application ng ating derivatives, no? Kung bakit
Yan ang kanyang definition. Ayan. So, the derivative of a function f is the function denoted as f prime. Okay, yan. So, yung may ano sa taas. F prime such its value at a number x in the domain of f is defined as our formula if the limit exists. Okay, yan. So, subukan natin, no? If y is equal to f of x, the derivative of f is denoted by, okay, so ito yung mga makikita nyo. Kapag nakita nyo to, ibig sabihin, we are looking for the derivatives. Okay, yan. So kapag nakikita nyo yung mga symbols na yan or mga notations na yan, we are looking for derivatives. Okay, yan. So let us find the derivative of f of x equals 2 over x. Okay, yan. So syempre, i-apply natin yung formula natin siya, no? Yan. So given f of x is equal to 2 over x, and if x is a number in the domain of f, then from the definition of the derivative, ayan, so papalitan natin siya, yung formula natin. So ganun ulit, no? Ano yung kanina? 2 over x. Okay, since we are, we need to get the f of x plus delta x, yung x natin dito sa ilalim, papalitan natin siya ng x plus delta x. Okay, yan. And then, ang ating f of x, siyempre, the function itself. So, that is f of x. Okay, then, we have now 2 over x plus delta x minus, ano yung f of x? 2 over x. Okay? All over delta x as delta x approaches 0. Okay, yan. So, ano kayong magiging susunod na natin dyan, no? So, syempre, okay, para ma-simplify natin ang ating function, okay, yan. So, tanggalin muna natin yung denominator natin. We will solve it algebraically. Okay, kunin natin yung kanyang least common denominator. How are we going to do that, no? So, ano yung mga denominator natin? So, yung mga unique denominators natin. So, yun hanapin natin, no? So, this, so we have, x plus delta x tsaka yung x. Okay, yan. So, para mawala yung denominator natin sa taas, we need to multiply both numerator and denominator doon sa ating least common denominator, which is yung x times quantity x plus delta x. Ito yun, dalawa. So, kapag minultiply natin siya dito sa numerator, mawawala na yung ating denominator doon sa taas. Okay, yan. So, anong susunod natin gagawin? Okay, multiply na natin, syempre. So, anong makakancel natin dito? Yung x plus delta x, anong matitira? X na lang. So, yung x, multiply natin sa 2. So, that gives us 2x. Okay? So, kapag ito naman, x times x plus delta x, i-multiply natin dito sa x. Ano ang magkakancel? Yung x. So, ano yung natira? X plus delta x. Then, i-multiply natin siya doon sa negative 2. Okay, yan. Then, syempre, kapag nag-multiply tayo ng x times quantity x plus delta x sa taas, ganun din, i-multiply din natin siya sa baba. Okay, so, magiging delta x times x plus delta x. Okay, yan. Then, simplify lang natin yung nasa itaas, no? Para hindi na siya masakit sa mata. So, now we have 2x minus 2x, then minus 2 delta x. Kasi, i-distribute natin yung negative 2 dun sa loob. So, now we have negative 2x and negative 2 delta x. Oops! Nakita niya, diba? Meron ng, okay, mawawala dyan. Kasi, 2x minus 2x, okay, 0 na yun. Okay, so ano na lang matitira sa taas? So that is negative 2 delta x. Okay, nakikita nyo na ba ang common factor? Yes po, nakikita na po namin ang common factor. So what is our common factor? Numerator and denominator? Okay, that is very good, no? Ang ating common factor ay yung delta x. So makakancel natin yun. Delta x sa taas, delta x sa baba. Cancel. So, ano na lang matitira natin sa itaas? That is negative 2 po. Okay? And then, all over x times x plus delta x. Okay? Then, pwede na po nating i-apply ang ating limit since
wala na tayong ano, wala na tayong delta x na kapag sinubstitute mo yung 0, magzi-zero ang kanyang denominator, 'di ba? So nawala na 'yon or natanggal na natin yung delta x gaya ng sinabi ni Tutor Erwin kanina, kailangan nating matanggal 'yon. Okay? So nasaan na? Okay, meron pa tayong natitirang delta x dito. We can substitute delta x by 0 na dito. So magiging ano na siya? Yan. So now, for our final answer, we have f prime of x, or the derivative of our function, okay, is equal to negative 2 over x squared. Okay, ayan, nakarating tayo sa dulo. Okay, at sa susunod mo na ating session, okay, mas marami pa tayong example para mas maintindihan niyo pa, okay, ang tungkol sa derivatives ng ating function. At Tutor Zara, kung dinugo sila dyan sa example mo kasi, no? At ang ire-recall lang nila kasi nag-simplify lang tayo ng complex fraction doon, no? Yun ang ire-recall nila, no? Kasi, yun. Ito na naman ang ating additional activity na kanilang bonding moment. Ang tawag natin dyan ay bonding moment ng kanyang, yes, kanilang moment. Mga pamilya. At may hirap ako, Tutor Erwin. No? So parang hindi kayo mahirapan. Okay, gagamitan natin ito ng conjugation. Okay, yan. So para ma-practice natin, no? Yung iba't ibang process. Okay, para ma-eliminate yung mga, ano na yan, yung mga delta x sa ilalim. No? So kanina ang ginamit natin, no? LCD, okay, kasi complex fraction yun. So ngayon meron tayong radicals. So we're going to use conjugation. Okay. At Tutor Zara, bago tayo ikat ni Direk Rom, no? Baka may magtatanong kasi ano yung connection ng derivative dun kanina sa tangent line, no? Sa slope of tangent line, kasi kumuha tayo ng slope. Ako ba yung naglalag? Mukhang si Tutor Zara ang nag... Ayan, sige, mag-continue lang. Tutor Zara, naglalag ba ako o ikaw ang naglalag? Ako. Oh, sige. Yung connection ng derivative sa tangent line kanina, no? Kanina kumuha tayo ng tangent, ng slope ng tangent line sa specific point, no? Ngayon alam natin na yung points sa isang curve ay infinite. There are infinite number of points doon sa isang curve. So ibig sabihin, pwede tayong bumuo ng infinite number of tangent lines doon, no? Ngayon, yung derivative na kinukuha natin, kung mapapansin niyo, the derivative of a function is again a function. Na itong function na to ay equation ng lahat ng slopes ng lahat ng tangent lines. So ibig sabihin, kung kukunin mo derivative, yun yung equation ng mga slopes ng mga tangent lines. Ngayon, kung meron kang specific point, pwede mo nang isubstitute doon yung x-coordinate, yun na yung slope ng tangent line ng yon at a specific point na kinuha natin kanina. So parang baliktad kabaliktaran yon, kinuha natin yung derivative to get the slope. Kanina kasi slope ang kinuha lang natin at a specific point. Pero if we are not if the point is not given doon sa pagkuha ng tangent line, slope of the tangent line, pwede natin kunin yung derivative at ito na yung magre-represent ng lahat ng slopes. Kung ano man ang point na given, substitute mo lang doon yung x value nun. So, yun yung silbi ng derivative. Pero, i-discuss pa natin yan along the way kasi mahaba-haba pa itong discussion natin ng derivative. Tulad kanina, mukhang nahirapan tayong sa unang example pa lang ay masyado ng mahaba, no? Na meron namang mas maikling paraan na Tutor Zara. Yes, may mas maikling paraan. Bago natin sila dalhin doon sa maikling paraan, kailangan mo na nilang matutunan, diba? Correct. Kung saan nagmula. Yung iba, Tutor Zara, no? Ilang taon na natin itong tinuro, pero nung inintroduce natin yung madaling paraan, tinatanong nila, Sir, bakit pa natin dinaanan yung mahaba? Meron naman palang maiklit. No? Ang lagi ko sinasabi, yung mahabang tinutuko nyo, yun talaga ang tama. Kasi yun ang definition. So the definition of derivative, correct, is galing siya sa limit. Kumbaga sa formula, yung shortcut na it's just a technique, correct. Nabuo lang yon because of, yun nga, dahil kailangan natin mas mapadali. So we have the derivative rules. Yun ang i-discuss natin sa susunod na Friday. Ayan, so maraming salamat
direct room sa iyong pag-extend sa amin ng 3 minutes. Pasensya na kung nag-overtime tayo ng konti lang naman. Pero still, babawi naman natin yan dahil fruitful naman ang ating talakayan. At pasensya na kung marami tayong examples na kailangan pa, no? Kasi kailangan more practice and practice para mas naintindihan ito. So, gagawin naman natin yan sa mga susunod. Pero in case na kailangan nyo pa ng tulong, at kailangan nyo may makausap, at gusto nyo kausapin si Tutor Zara at Tutor Erwin, ay do not hesitate to communicate to us via our FB pages. Ayan. Nasa next slide yata yun, Tutor Zara. Ayan. Ayan. Ang Facebook page ni Tutor Zara, type nyo lang Tutor Zara. At syempre, ang inyong lingkod po ay Tutor Erwin. Ayan. Sasagot po kami sa inyong mga queries dyan. At yung kanina, yung feedback nila, kung meron silang feedback sa atin for improvement at comments, suggestion, recommendation, ay dun lang din sa QR code na pinresent kanina. Ayan, Tutor Zara, dahil excited na tayo sa ating bagong malalaman na technique sa paggamit ng mga apps, computer apps, no? At saka mga calculator strategies. Yan. Ako kahit may calculator ako dito, ay marami pa rin ako hindi alam kung paano gamitin yung Calpi. No? Kaya minsan,